Hi Chess Peeps! This is Janelle and welcome back to my channel. Medyo matagal po akong nawala, but huwag po kayong mag-aalala dahil ngayon po ay ako ay nagbabalik na. Alright! So para sa araw na to, shout out tayo sa ating mga loyal subs na hindi nang iwan. Una na dyan, si Nestor Noob po, Remington Cruz, nakalaban ko to siya kagabi, no? Congratulations sa iyo, Remington. Ibrahim Tenko, Carlo Cobilla, Double Papa, Master Mao, at sa isa nating chess historian, no? Si BJ Daniels. Maraming salamat, sir, sa mga comments mo. Napaka-informative, no? Alright, maraming salamat sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa channel na ito, no? Dahil po sa inyo kaya ako ay nagbabalik sa pag-upload ng mga videos. Alright, para sa araw na to, ang pag-aaralan natin ay ang isa sa most memorable games na nailaro ko sa aking career, no? Bakit siya memorable? Kasi itong nakalaban ko dito sa larong ito ay ang India's first woman grandmaster. Walang iba kundi si Vijayalakshmi Subbaraman. So, memorable ito dahil first Indian woman grandmaster versus first Filipino woman grandmaster. So, sino kaya ang magwawagi? Samahan niyo akong balikan itong larong ito. Alright, nangyari ito noong 2016 Philippine International Open. Puti dito si Vijayalakshmi at naturalmente, itim ako, no? So, simulan na natin kaagad. Last round ito. At very crucial ito, no? Para parehas kami magkaroon ng prize. Actually, lamang siya sa akin ng 1 point dito. At mahalaga na talunin ko siya para magkaroon ako ng prize sa tournament. Alright, so simulan na natin ang laro. Tumira si Vijayalakshmi dito ng D4. D5, Knight F3, Knight F6, C4 at C6. Ito ang aking piniling setup. Ito ang tinatawag nating Slav defense. E3 ang pinili ni Vijayalakshmi. Habang ang kanyang pangalan, no, napapagod ako magbigas. Sabihin na lang nating VG, no? After E3, itong E3 na ito ay kunat moves, no? Ayaw niya pumasok sa main line. No? Bishop F5, continue lang sa development, gitna-gitna. Knight to C3. At dito, pinili ko itong setup na A6. Bakit A6? Kasi at one point, yung pawn na yan, pang-alalay natin yan pag pinush natin yung pawn sa B7, sa B5. No? So, linya rin yan. Tumira ng queen to B3, ang white, syempre. Para, ang idea niyan, pag nag-B5 ka agad, kain, tapos A4. Mababasag yung ating B5 pawn kaagad. So, anyway, pagkatira ng queen B3 ng puti, tumira ako ng rook A7. So, dumidepensa ako dito sa pawn na ito. Although, medyo tsaka tignan yung rook sa A7, huwag kayong mag-alala dyan dahil may purpose naman yan, no? Maya-maya, maayos din natin yung placement ng rook. So, ako, hindi ako kinakabahan, nilagay ko yung rook sa A7 unang-una dahil nabasa ko yung linya dyan sa chess. So, no problem. Bishop E2, ang tinira ng puti, continue lang sa pag-develop. E6, syempre. Reinforcement sa gitna, E6. A4 ang pinili ng puti dito. Bakit A4? Yun nga, siguro medyo natakot siya na ayaw niya akong patirahan ng B5. After A4, may naispatan ako dito na may weak square ang puti. And that is yung B4. Potential yan na pwedeng may mag-land na pyesa ako dyan. That is why ang pinili ko dito ay A5. Kasi ang plano ko, papapuntahin ko dyan yung bishop ko sa B4. Outpost ang tawag dyan. Dahil kita nyo naman yung pawn sa A4 at C4. Naka-push na kaagad. So, wala nang pwedeng mapatalsik sa pyesa natin sa B4. Anyway, tumira dito ng knight to E5 ang puti. Knight BD7, develop lamang, F4. Yan. So, yung tira ng puti dito naman, syempre, gusto niyang i-reinforce yung kanyang gitna para pag kumain, FE5, no? Syempre, di natin kakainin yan. Develop, bishop to B4. At dito, nag-castle kaagad ang white. Sabi ko sa inyo, no, before kami magsimula, lugi na ako ng 1 point para sa labanan na ito, no. Kailangan kong manalo. So, dapat aggressive ang aking mga linya dito. Although, solid naman ang position ng itim, kailangan medyo guluhin natin ang labanan, no. So, ang tinira ko dito after castle ay H5. Medyo gusto ko
guluhin ka agad ang king side. After h5, tumira ng bishop to d2 ang white. Dito, sa laksak ng yukabing bang, knight to g4. But knight g4, simple lang idea natin. Pag kinain niya yan, knight g4, hg4, naku po, kawawa siya dito sa h-file. Bagyo ang abutin niya dyan. Anyway, after knight g4, may isa pa yung idea. Ito, yung queen natin, sasalaksak sa h4. Talagang magkikreate tayo ng atake dyan. Dito, medyo kinabahan yung aking kalaban. Ano? Hindi ko alam bakit siya umatras. Tumira siya ng queen to d1. Kinabahan siya. Gusto niyang tumulong kaagad yung queen niya sa depensahan sa kingside. And that is a blunder. Maniwala ka ba? 13 moves lang. Delikadings na kagad ang position ng puti. Ano kaya ang magandang sequence dito ng tira? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. Bigyan niyo ako, pakitaan niyo ako na dapat gawin dito ng itim. No? Alright! Medyo mahirap, kaya tutulungan ko na kayo muna. After queen to d1, knight d takes e5. Yan, kainin muna natin yung knight na yan para walang mga balik sa f3. Okay, so knight d e5, fe5, at dito, kinain ko ang knight sa c3. Bishop takes c3 dahil forced na yung pawn ang pangkain, bc3. Dahil pag kinain niya ng bishop, may knight e3, no? Hugto ka agad, fork ang tawag dyan. So, forsado ng bc3. O, ito tanong ko sa inyo. Dito tayo magtatanong ulit. 5 seconds, ano ang tira dito ng itim? Kailangan mag-continue ang kanyang atake. Alright, queen to h4. Nabanggit ko na yung plano kanina na yan, no? Siyempre, para may atake sa h2. So, ang normal reaction dyan ng puti is to play h3. Para patalsikin yung knight. Aatras ba tayo dyan? Naturalmente, hindi. Alatal dapat ang tirada natin dyan, no? Lakasan ng loob. Ang tira dyan ay walang iba, kundi... Sige nga, subukan natin. Sino kaya makakatira? 2 seconds! Pabababa ng pababa yung time, no? Queen to g3. Genius. Bakit? Threatening checkmate pa rin. At saka kusang loob natin isa-sacrifice yung knight, which is what happened. Kinain, hg4, para mabigyan ng buhay itong rook na ito. So after that, tumira ng rook f4 ang white. Actually, ito na-analyze ko na to, no? Pagkatira ko pa lang ng knight g4 sa opening, na-analyze ko na itong position na ito. Kailangan ng good move dito ng itim, no? Ano kaya iyon? Sige, ito, totoo na to. 5 seconds, anong tira ng itim? Sana may nakakita, no? Rook to h2. Kailangan sumalaksak ang rook na yan para may threat ka agad sa g2. Alright, so after rook h2, nagtry ibalik yung pyesa by playing bishop f3. Guys, itong tatandaan nyo, no? Pag kayo nag-sacrifice, dapat tuloy-tuloy. Huwag kayo dapat matakot. Kasi yung iba dyan, baka kainin pa yung bishop, kakainin gf3. No? Sayang, baka mabuhay pa yan. Pag ganyan, tuloy-tuloy ang bakbakan. Queen to h4, threatening checkmate sa h1. Ganyan mismo ang aking ginawa. At tumira ng king f1, ang white. At ito ang malupet, no? Bishop to d3, check. Walang magawa. Dahil... pag umatras, bishop to e2, checkmate. Pag pumunta naman dito sa king to g1, kung saan siya nanggaling kanina, rook h1, checkmate pa rin. So what a game, no? Isa to sa mga maikli lamang na laro ko, pero isa sa pinaka-memorable dahil kita niyo naman, no? I was able to deliver a very nice checkmate. So ano ang lesson natin dito sa larong ito? Kailangan... mag-alatal ka kung kinakailangan. Kailangan aggressive para eventually manalo ka rin, no? So, what a game! No? I hope na enjoy kayo dito sa larong ito at medyo nabugising ang inyong dugo, no? Alright, so see you again next time, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!